ka ba pero may allergies ka? Hopefully matulungan kayo ng vlog na to because I will be sharing you tips on how to help you in a situation when you have allergies and you have a pet. Please keep on watching. Mom. Hi guys, welcome again to another vlog. It's me, Mommy Nay. Welcome, welcome, welcome. Welcome back to my channel. If you're new here, please do not forget to like and subscribe. Alright, so today, yun nga yung intro ko nga, no? So, ito, feeling ko maraming makaka-relate na mga fur parents dito. Kasi, reality na, some of us are experiencing allergies with our pets. So, ano man dapat gawin? So, una sa lahat talaga is assess your situation, no? Para lang lahat tayo, we're on the same page. Ito yung like mga symptoms na pwedeng masabing meron ka talagang allergy sa iyong dog. Skin rash, nasal congestion. In reality naman kasi talaga, it is difficult to make a certain environment allergic free. But you can reduce the chances that triggers your allergy. So, nandun tayo sa stage na yan. Okay, so I'll be giving you those tips now. Okay, so by the way, sinishare ko tong information na to kasi son apparently has rhinitis. So, yun yung pinaka-sinastruggle ko. Wala pa kaming dog before. Use na ako sa pag-aalaga sa aking mag-ama. So, there. So, number one is cleaning your house. So, what does this mean? Hindi lang yung talagang magwawalis ka or magmamap ka daily. Kung meron ka talagang certain allergy conditions, mas maganda talaga na once a week or every week you change your sheets or every other week you change your curtains. Basta lahat ng pwedeng kabitan ng mga alikabok or dumi. Kasi sa totoo lang, hindi naman talaga dahil dun sa buhok ng aso mo ka nagkaka-allergy, kundi dun sa duming kumakapit doon sa dog mo. Make sure that you give your dogs regular baths. Depending on your breed. So, ako, may chow chow ako. So, advice ng mga trainers, you give them baths like once or twice a week. So, there. Okay, next naman are usapang air purifiers. Ito, medyo pricey lang siya, guys. Pero, feeling ko maganda talaga siyang investment. Kasi, hindi lang dahil sa allergies, ha. Yung kasi situation natin ngayon na, ayun nga, we're living in the new normal. Kailangan talaga, malinis na talaga ang ating air inside the house. Okay, this one. So, ito na yung magandang klase ng air purifier. Nabili namin to sa, I think, sa ABENSON, sa SM. Tapos, ayan, put below yung brand. This one is 5,000 pesos. Tapos, yung nakiklean na air niya or area, parang 5 meters away. Tapos, madali lang siyang linisin kasi you're just gonna pull this. One, either you can wash or vacuum. So, meron kaming ginagamit na maliit na vacuum for this para matanggal talaga yung mga dumi. Kasama dun sa air purifier, meron na siya rin cord. So, what you have to provide na lang is this one, yung kanyang adapter. Active na naman to. Baka naman may mga mag-comment or mag-dislike sa vlog na to. Pero, kasi depende talaga sa situation or depende doon sa kung gano'ng kalala yung allergies mo or ng family members mo, no? Pero, ang strictly na ina-advise talaga is you do not allow your pet dogs or cats inside your private rooms. Teka lang. Teka lang, bago po kayo mag-react. Gusto mo, kasama mo siya palagi, ganyan, sa pagtulog. I will agree naman, guys, kasi ako, growing up, remember a time in my life na wala kaming dog. Ever since, ang dogs namin, katabi talaga namin matulog. So, when I had my own family, and then we got our dog, it was an effort to really adjust to the situation na hindi ko katabi yung pet ko. Pero I have to adjust nga, kasi nga may allergies ang aking family members. I-restrict po talaga sila going inside your room. And if you do would want to make them go to your room, ayun, ako talaga ginagawa ko, nakakreate sila sa room. Tapos another tip is, kung hindi nyo talaga like mapigilan na like papasukin sa kwarto nyo kasi dun kayo nag-work or anything else, I think the best advice that I could give you is parang put another parang blanket above
your beddings or sheets. So, aside from the blanket, kasi meron pa talaga siyang isang cover. Tapos paggabi, pwede mo na lang pagpagan yun. Tapos yun, all is good. Okay, so next naman is outdoor grooming. So, for example, meron kang double-coated dog like me, or meron kang shih tzu, or any long-haired dog. Usually talagang ginagroom yan daily or every other day. So, I highly suggest that you don't do it indoors. Like, yun nga, sa kwarto mo, or sa sala, common area rooms in your house. Ano, hanap na lang kayo ng area outside. Either, I don't know kung sa garahe nyo. I advise sa garahe. Ganyan, katulad dito sa area sa house namin. Dito siya, ito ang grooming table ko. Ito, prevent nyo na talagang pumasok yung mga dumi talaga sa inyong house. And, usually talaga, before I let Theo come inside, I make sure talaga na I clean him and I groom him here. Para talagang before and after walks, yun, clean siya. Ito, ako wala naman akong allergies, pero natutunan ko na rin siyang gamitin kasi maganda siya sa nose. Nakakalinis siya ng nose. Familiar naman ata kayo dito yung mga nasal sprays, ganyan, yung sinispray sa nostrils. Really consulted my doctor or my pediatrician na sinabi ko talaga yung totoo na meron kaming dog and how can our pedia help us to coexist with our dogs na hindi naman to the point na hindi na mahahawakan ng anak ko yung dog niya. Pero ngayon, since yun nga, we're following all the precautions, hindi naman na nakaka-allergy si Hunter. Kung ngayon, kung wala ka namang access dun sa mga doctors, ganyan, kasi nga, pandemic ngayon, ganyan, ano na lang talaga, the safest way is avoid touching their saliva, their fur and coat, ganyan. And if you do, make sure that you always wash your hands before touching your face. Kasi dun talaga nakakaroon ng direct contact eh. Okay, so last but not the least is avoid dander surfaces. Ano ba yung ito yung mga gamit na usually mga decorations or mga tapakan natin sa ating house. Dumalapit yung mga alikabok. Susceptible sa mga alikabok. So, ano ba yung mga example ito? Yung mga fluffy mats, yung mga carpet, makapit sa kanila yung dumi. Ayun, hindi talaga advisable na mag-ganyan. Carpets, mga fluffy mats, mga fleece. Okay, so there you have it, guys. Hopefully, may natutunan mo kayo sa aking vlog today. Yun, if you have other suggestions, please comment below. Always remember to comment to educate. Yeah, there. So, yun. Share tayo pa ng mga tips para, alam nyo yun, para ma-enjoy naman natin ang ating mga pets. So, there. Thank you again for watching. I'll see you again in my next vlog. Bye!